Good day, good day. Magandang araw po. Pag-uusapan po natin ngayon ang tungkol paano natin malalaman peke ang perang. Ang perang hawak natin, mga papel. Ito yung new generation notes na binisyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Mula po sa halagang 1,000 piso hanggang po sa 20 pesos. Ito po ay gawa, mayroon po itong komposisyon ng abaka at ng bulak. Ito po yun, may komposisyon po siya ng abaka at bulak. Kaya medyo kakaiba itong papel ng Pilipinas, yung papel na pera. Kaiba po. Tapos sa kumpara po sa ibang pera, ito, una natin malalaman, ang malalaman natin, paano malalaman, ay kailang kakapain natin ang ibabaw. Ibabaw ng Republika ng Pilipinas, may nakasulat po sa 1,000 at sa gilid ay 1,000. Saka po yung 1,000 piso na letra. Yan po, nakaangat po yan, medyo magaspang, medyo rough, kumbaga, yun ang sinasabi nila, yan. Sa halagang 500 piso, ganun din po, doon po natin kakapain. Pag ginapaan nyo po yan, yung Republika ng Pilipinas, yan, magaspang po yan, nakaangat, yan, pati yun sa numerong 500, angat po siya. Apo, ito pong 200 pesos, ganun din po sa Republika ng Pilipinas, saka yung 200 piso na numero, saka yung letra na 200 piso. As pare-pareho lang naman po sila hanggang 20 piso, ganyan din po. Ganyan din po sa 100 piso, may Republika ng Pilipinas, ang gilid na numero 100 piso, saka yung letra 100 piso. Hanggan. Gano. Ito po yung sa 50 piso, ganun din po. Gitang-gita po yan, makakapaan nyo yan, mararamdaman nyo po yan. Hanggang po sa 20 piso. Ito po, yan. Yan po. Makikita po ninyo. Yan po. Yan. Ganyan doon. Yan malalaman. Yan po una-una yung titingnan. Pagka nag-top. Ang susunod naman po ay yung watermark. Yan po makikita nyo po sa 1,000. Makikita nyo yung likod na ano yung tao. Yung national hero na doon sa kagilid. Makikita nyo kung ano yung nakalagay na tao doon. Makikita nyo sa likod. Pag tinapat nyo sa sinag o kaya sa anong liwanag. Makikita nyo na citrus siya. Mga maaninag nyo. Ayan. Citrus siya. Kita nyo yung mga nasa likod na nakasulat o kayong yung hero, yung mga presidente, kung sino ang bayaning nakalagay dyan. Ayan, sa 100, sa 200 pesos, ganyan din po. Ayan, ayan, kita nyo ho yan, o. Ayan, makita nyo, kita nyo yung ayan po. Oyo, ayan po, 50 piso, ayan po. Ayan po yung pangulo, kasi nakikita nyo po, ayan, aninag. Yung pareho po yan. Kung ano yung nakalagay na drawing doon, no? Ang pagka-ukit, hindi nakalagay doon. Yan yun po sa 20 piso. Kay Manuel L. Quezon, yan. Nakalagay din po. Presidente Quezon po. Ayan, 50 piso. Ayan. Kita niyo po. Ayan. Ayan. So, pag tinalikod nyo, ganyan din. Maaninag nyo yung likod. So, nga po, ito sa halagang 1,000 piso. Ang pangapat po yung security fiber. Makikita nyo po yung security. Parang pula-pula yan na nandun sa gilid nung nainunog sa tapat ng numero na yon. May nakasulat dyan na parang mga pula-pulang papel, mga fiber. Ang tawag nyo security fiber. Pare-pareho yan eh. Ganyan po yan. At ito naman po yung serial number. Yan ang titignan natin, serial number. Ito po ay may dalawang letra at 5-6 na numero. Mula ho sa maliit, palaki po yan. Yan ang po ang ano yan. Mula sa maliit, palaki. Ascending ho ba, yun ang sabi nila. Dalawang letra at ulitin ko po, 6 na numero. Ayan po, mga tagpuan po yan. Yan po, titingnan nyo po yung serial number na yan. At ito pa po yung susunod po yung baybayin. Makikita nyo sa ilan mo, may nakasulat po sa itaas ng numero yung baybayin. Yun po yung makalumang letra ng mga Pilipino na ginagamit nung araw. Baybayin. Yan po. Hanggang 20 piso po yan. Yan po. Pareho lang yung ano niya. May baybayin po yan. Nakasulat yan. Ikita mo. Pag tinapat nyo sa ilaw, makikita nyo po yan. At susunod po ay yung sinatawag na security thread. Makikita nyo po yan. Security thread. Sa 1,000 yan po, malaki po yan. Pag kinosa po, may nakasulat po dyan na 1,000 BSP. 500 pesos, ganun din po. Yan. Yan. Pag kinosa po, may nakalagay 500 BSP. Yan po ang tinatawag na security thread. Sa 200 pesos, ganun din po. May nakalagay na 200 BSP.
Ayan, pag kinlosa po, ayan, yan po nakalagay dyan. Pag tinapad nyo sila sa 100 piso, ganun din po. Pare-pareho po yan, may BSP yan, 100 BSP sa 100 piso. Ayan po, sa 50 piso, ganun din po. Kaya lang medyo maano na, hindi na makita. Kasi, nakaano siya eh, kaya medyo maliit. Kasi ang sukat kasi po nung sa ano, yung sa 1,000 saka 500 piso, ay 4mm ang lapad. Samantalang sa 100 piso hanggang 20 pesos ay lalo pala ano 100 piso ay 2mm wide, 2mm ang lapad. So sa 1,000 500 piso, 200 piso, 4mm ang lapad. Sa 100 piso 50 pesos at 20 piso 20 pesos 4mm ang lapad. Oh, 2mm wide. Dito naman po tayo sa tinatawag nilang concealed value. Yan po sa 1,000 may nakalagay na yan. Yung bilog po na yan, yan po yung concealed value. 500, yan din po. Kung ano po yung nakalagay na hero, nakalagay din po doon. Yan po sa 200, yan po. Yung pangulo po na yan sa 100, ganyan din po. Sa Manuel Rojas, yan po. Nakalagay din po dyan. Yan sa 50 piso. Yung seed value yan, may nakalagay, may naka-imprint ang mukha doon. Yun po sa 20 piso. Yun po tayo sa tinatawag na optically variable ink. Yan po yung ink na yan, mula sa 1,000 piso hanggang 20 piso. Yan, may mga ink po yan. Yung ink po na yan, pag inano nyo sa gintagdan yung ginilid-gilid nyo, kumbagang ginalaw-galaw nyo yung pera na yan, yung papel na yan, nag-iiba-iba po ang kulay niyan. Nakita nyo po. Yan po, ayan, binilugan ko po yan para makita nyo. Tapos ito naman po, yung tinatawag nilang hologram patch o optical variable device patch. Yan po. Ang meron lang po noon ay yung 1,000 piso saka yung 500 piso. Yun lang po meron yan. Ito po yung sinasabi ko na optically variable ink. Yan, makikita nyo po. Nag-iiba-iba po yung kulay sa baba nun. Yung 100 na yon sa 1,000. Nag-iiba-iba yung kulay nyan. Yan, pati yung dito sa gilid. Yan, yun po yung hologram. Makikita nyo yung hologram sa 1,000. May nakalagay po dyan. Misan yung ibon o ano yun. Nakikita nyo po pag ginano nyo po, pag ginalaw-galaw nyo. Sa 500, ganun din po. Yan, nakikita nyo po yung 500 na yun. Nag-iiba-iba yan. Medyo parang may shading siya. Nag-iiba-iba yung shade sa kanya. Minsan nag-iiba yung kulay niya. Ano na ano niya. Yan mo natin yung hologram niya. Hologram patch. Optical variable device patch. Ayan po. Dito niyo po. Ayan. May nakalagay po dyan. Minsan ibon po nakalagay dyan. Ayan. Alam mo sa 500 ibon eh. Ayan. Ayan po. Ayan. Ayan. Kinagalaw. Yan, ganun lang huni nyo, makikita nyo na yan. Tapos sa 200, wala na siyang ano, wala na silang hologram patch. Kasi 1,000 saka 500 lang yun. Yan yung 200, yun na lang optical variable ink. Yan, medyo nag-iiba-iba yung shading niya, nag-iiba-iba yung kulay niya. Yan, yan, pag tinitikip-tiklop niya, ginigilig-gilig ba. Yan, yan po. Yan, sa 100, ganun din po. Yan. Yan yung pagkakaiba niyan. Kaya kakapain nyo, tapos minsan gaganyan-ganan ninyo para malaman nyo. Pag di yung nag-iba yung kulay, eh, medyo may difference kasi dapat na ano yan. Kasi na 50 piso, ganun din po. Ayan. Kita nyo ba? Kita nyo? Ayan, nag-iiba-iba po yung kulay. Ayan. Okay. And finally, dito na po tayo sa 20 piso. Malapit na maging barya. Ayan po. Ayan. Ayan po. Ayan. Ayan. So, ulitin ko lang ho yung sinabi ulit. Yung bye-byein. Ayan, mula ho sa 1,000 hanggang sa 20 piso. Ayan, may bye-byein po yan. Ang binulugan ho para makita nyo. Ayan, bye-byein. Kita na. Ayan. Okay.
May picture din po ngayon yung new generation. Meron silang nakalagay, naka-imprinta na rin ho sa gilid niyan kung kailan siya na-imprinta. Year printed. Kumbaga. Ayan, nakalagay. Ayan. Makikita nyo kung saan yung ano niyan. Saan nakalocate, kung saan nakalagay. Ayan po. Binilugan na ho para makita nyo. Hindi nyo mapapansin yan pag talaga hindi nyo titingnan o sisipatin. Ayan. At dito naman po tayo, tatestingin natin yung sinasabi nila pagka daw kinakaskas yung papel, ay yung perang papel, yung peso natin, ay nag-iiwan siya ng marka. Pag ganun daw, yun daw totoo, genuine. Parang sa US dollar, pag nag-iwan ng marka, meron daw, ano, ay ibig totoo siya, hindi siya peke. Ayan po, hindi nila humahagitang masyado, pero nag-iwan po siya ng marka ng kulay ube. Kung anong kulay ng papel, hindi nang iniwanan niya. Hindi lang hindi masyadong makita sa camera. Pero ayan ho, kung titingnan nyo mabuti, may naiiwan po. Ayan, may naiiwan siya eh. Si light blue kasi yung kulay niya eh. Kulay yung parang baby blue. Ayan, ayan ho, meron pong naiiwan. Ayan ho, naiiwan po. Nakikita po siya. Ayan, kaskasin pa ho natin. Ayan, para makita natin mabuti. Okay, ulitin ko. Wala na, hanggang doon na lang. Ito lo, yung 500 piso. Ito po. Ito, kakaskasin natin. Tingnan natin, ano ang mangyayari. Oops, ayan po. Kitang-kita nyo, ayan, ayan, ah. Ayan, oh. Walang kulay ng pera, yun din ang naiiwang marka ng bakas. Ayan, may bakas siya. Ayan, sa 100 piso. Ayan. Oops, oh, ayan, tingnan nyo. Ang ganda, oh. Oh, ayan, kitang-kita sa 100 piso. Ang galing. Oh, tingnan nyo, oh. Ayan po, ayan. Ito nga, nakita nyo. Anong kulay ng pera, yun din na may iwan na marka. 200 piso po. Ayan. Ayan. Oh, nakita nyo. Oh, verde. Verde. Nakita nyo, verde. Anong kulay ng pera, yun na may iwang marka. May iwang bakas. Ano pa? Ito, 50 piso. Yan din kaya. Magmarka kaya. Nagmarka. Yun nga, nagmarka siya. Ayan po. Ulitin natin. Ayan, 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 ayan. Mamarka siya. Ayan, nagmamarka. Oh. Ano po? Isa pa, isa pa. Ayun. Ayun, mas maganda. Ayun. Ang galing. Tapos itong 20 piso. Ano kaya yung ano dyan? Lalabas dyan. Oh, magmarka kaya. Balik tayo natin. Ayun, ayan, nagmarka nga, oh. Ah, galing. Kita nyo naman ninyo, oh. Yun pala, pandali, ganyan lang, malalaman. Ayan, oh, mapakikita nyo lahat yung pinag-usapan natin dito. Isa-summarize ko na lang. Bubuin natin yan sa 1,000 piso. Ayan, nakasulat na po lang, detalyado po. Ayan, sa likod din po, kung ano yung nakalagay sa likod. Ayan, yung Kubataan National Lapit. Ayan, yung sa 500 pesos. Ayan, nakalagay na lang po lahat yan. Tingnan na lang po ninyo. Baka medyo kikilatasin yung pera nyo para malaman nyo kung peke o hindi peke, o original, kung totoo. Ayan po, 200 pesos. Ayan, binilugan ko na ho para sa inyo, para madali nyo makita. Ayan po. Kaya nga pala, yung security paper po, hindi yung madaling sirain basta-basta yan, di tulad doon ng papel. Ay misa, kinilulukot pa nga ho yan eh, para, di ba, para malaman, sabi na, pagka madaling, pagka ordinaryong papel siya, ano lang, yung parang madaling bumuka, ano nang sabi nila. Hindi tulad nitong papel na pera, iba talaga, iba yung ano niya, iba yung pagkapapel niya. Ah, mahirap gayahin, syempre. Kasi ano yan eh, yun ang masisira ekonomiya natin pag piniki ng piniki yan. Kailangan at pangkilikin natin sa saliling atin. Ito po si Philippine Collector na mamaalam sa inyo at nagsasabing see you next time. Magkita muli tayo. Have a nice day and may God bless us all. Patnubayan po tayo ng Diyos. Mahal po tayo ng Diyos. Salamat po!